Balita naman po sa lalawigan, binaha ang ilang probinsya dahil pa rin sa walang patid na pag-ulan kahapon. Sa De La Paz National High School sa Binian, Laguna, imbis na school bus, bangka ang naging service ng ilang estudyante papasok ng kanilang eskwelahan. Ang mga guro naman muntikan pang mahulog sa mga bangka. Ang ilang residente ng Binian gumawa na rin ng tulay na kahoy para makadaan sa bahang kalsada. Malalakas na alo naman ang sumalubong sa mga pasaherong sakay ng fast craft na bumabiyahe kahapon mula Bohol pa Negros. Sa gitna ng biyahe, nagtilian at napaiyak na lamang sa takot ang mga pasahero. Samantala po naman sa Busuanga, Palawan, isang bangka ang pinataob ng alon. Tinutulungan nito ng mga rescuers pero kinakalaban nila ang mga malakas na hampas ng hangin. Kaya po naman daw kitang hirap na hirap ang grupo sa kanilang kilos. Mabuti po na lamang daw at walang nasaktan sa insidente. Hindi naman biro ang pinagdaanan ng ating puwersa na 5 buwang nagmasid at nagbantay sa Escoda Shoal. Ayon sa kabilang sa 63 crew ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran, nagsimula silang magkulang ng supply ng pagkain at tubig nang harangin sila ng mga puwersa ng China. Sa halip na sumuko, nag-improvise daw sila para magamit ang panginom ang tubig ulan at ang tumutulong tubig galing sa aircon ng barko. Ngayon na lamang daw siya ulit makakakain o ngayon na lamang daw sila ulit makakakain ng maayos at makakabawi ng tulog. Sa kabila ng naranasan, handa pa rin daw bumalik si Duran sa Escoda Shoal para igiit ang karapatan ng Pilipinas. May mga napabalita nga na 'di ba nanibago yung tiyan nito mga tripulanteng Pinoy natin dahil nasanay sila doon sa maduming tubig. Pagdating nila dito, naninibago sila na malinis sa tubig. Bakit na iniinom. Bakit nangyari na wala silang makain at walang mainom? Kasi pinigilan po yung resupply mission ng China. Basically, itong dahilan dyan eh. 'Di ba kung malaya po nakapaglalayag ang ating mga tumutulong sa ating tropa doon sa naturang barko, wala hong gantong sitwasyon. Opo, pero ang sabi po sa atin ng ating sources, meron na po isang barko ng Coast Guard ngayon na naandoon nga. Hopefully po nakarating na dito po sa area ng Escoda Shoal. Inireklamo ho naman ng mga benepisyaryo po ng ayuda para sa kapos ang kita o ACA program ng DSWD ang isang staff ng barangay sa Davao City. Hiningian daw sila ng 2,000 piso ng staff para po mailista sa ayuda. Pero nang kumprontahin ng mga galit na benepisyaryo ay umamin din ang staff na hindi alam ng DSWD ang pangongolekta. Nasa 13 benepisyaryo po sa barangay ang nagreklamo laban sa naturang staff. Ayon sa kapitan po ng barangay Ilang, liaison officer nila ang itinuturong umano'y gumagawa po ng kabulastugan sa ayuda pero hindi na muna nila ito pinangalanan. Sinuspindi na muna ang staff habang gumugulong ang investigasyon. Iniimbestigahan na po na rin ng DSWD ang naturang insidente. Bahagya namang umakyat ang level ng tubig sa Angat Dam dahil pa rin sa mga pag-ulan. Ayon sa PAGASA, umakyat sa 194.67 meters ang water level sa dam. Sa kabila naman yan, 15 metro pa rin itong mas mababa sa normal high water level na 210 meters. Kaya naman para maibalik ay kinakailangan pa ng mas maraming pag-ulan. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila. Ito rin ang nagsusupply ng tubig pang irigasyon sa Bulacan at sa Pampanga. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.